Hi guys, my name is Chris and welcome to my YouTube channel. Today, I'm so excited kasi this is my first video and I'll share to you guys on how to become an Amazon product researcher for an Amazon seller. So, ngayon, i-share ko muna kung ano ang ginagawa ng product researcher, ano ba yung mga skills na kailangan na meron ka or yung kailangan mong matutunan, magkano ba yung sinusweldo ng product researcher, tapos saan ba pwedeng mag-apply, paano ba mag-apply, ganyan. So, stay tuned guys until the end of this video kasi marami akong may share sa inyo, lalo na sa mga newbies. So, bago tayo mag-start guys, I'll tell you something about myself first. I'm a general store manager for an Amazon seller. Hindi ako nagwo-work sa Amazon mismo, guys, ha. Nagwo-work ako for an Amazon seller. Explain ko lang, like, dito sa Pilipinas, di ba may Lazada? Pareho lang ng Lazada ang Amazon, eh. Di ba ang Lazada, meron silang mga sellers, iba-iba, di ba? Sa Amazon, ganun din, meron din silang iba-ibang seller. So, ngayon, ako, nagwo-work ako sa isang seller na nagtitinda sa Amazon. Explain ko muna guys on how Amazon seller works. So, sa Amazon kasi, there are two ways on how to sell. So, may tinatawag silang fulfilled by Amazon and fulfilled by merchant. Yung fulfilled by Amazon guys, si seller, bibili siya ng bulk order ng product sa supplier niya. Then, isa-ship niya directly to Amazon warehouse. Tapos, si Amazon, siya na yung magre-ready, magpa-pack, and then siya din yung mag-ship kay customer. Siya din na mag-handle ng customer service, tsaka yung returns. So, si seller, wala na siyang ibang gagawin, kundi i-monitor lang yung sales ng mga products niya. Unlike sa fulfilled by merchant, lahat si seller ang gumagawa. So, siya nagre-ready ng product, siya nagpa-pack, siya nag-ship kay customer, and siya din ang nag-handle ng customer service tsaka ng returns at kung ano-ano pang kailangan niyang i-handle. So, ang gagawin niya lang, ipopost niya lang yung products niya sa website ni Amazon. So, yun yung difference nilang dalawa. Okay, si client kasi, fulfilled by merchant ang way of selling niya. So, meron kami iba-ibang tao sa iba't ibang department. Na-mention ko kanina guys na si client, fulfilled by merchant ang way of selling niya. Kapag fulfilled by merchant, guys, there are so many ways on how the seller acquired their products. So, yung iba, on hand, yan, meron na sila sa bahay nila. Yung iba naman, may sarili silang warehouse. So, ngayon, si client, wala siyang on-hand item. Wala din siyang warehouse. So, paano siya nakakapagbenta, diba? So, dito pumapasok yung tinatawag na dropshipping. Yung dropshipping, guys, wala siyang on-hand item, wala din siyang warehouse, pero once na may umorder sa Amazon, sa store ni client, mo-order siya kung saan meron available nung product na yon. O-order siya online. So, sa US kasi, marami rin mga online retail store like Walmart, Sam's Club, Costco, ayan, yung mga online store niyan, Target, yan. So, yun yung mga online stores na pinag-o-orderan ni client para ma-fulfill niya yung order ni customer. Okay, so ngayon, alam niyo na kung ano yung fulfilled by merchant. Alam niyo na rin kung ano yung dropshipping. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung Amazon website mismo at kung ano yung mga kailangan na alam niyo when you do product research. So, as a product researcher, syempre, may mga kailangan na alam natin para magawa natin yung trabaho natin as a product researcher. Isa na dito yung ASIN or yung Amazon Standard Identification Number. So, ito yung unique numbers, 10 letters and numbers na nag-a-identify ng isang item. So, unique to guys. So, walang dalawang item na pareho ang ASIN. Okay? So, sa isang item, unique yung ASIN niya, walang kapareho. Parang ikaw, wala kang kapareho. Okay. So, sa Amazon website, mag-open ka lang ng isang product, specific product. So, let's say, eto, open natin. Ayan. So, makikita mo yung ASIN kapag nag-scroll down ka,
sa hanggang sa product information. So, makikita mo na yung ASIN ng product na yun. So, yan. So, importante yan, guys, ha. So, make sure to take notes. Okay, so aside from ASIN, meron pa tayong isa na kailangan na alam natin as a product researcher. Ito yung tinatawag nilang Amazon BSR or Amazon Bestsellers Rank. So, ano ba tong Amazon Bestsellers Rank? Ito yung score na ina-assign ni Amazon to products based on its sales volume and historical sales data. So, kung gaano kabenta yung product na yun, the lower the sales rank is. So, baligtad to. So, 'di ba sa iba kung gaano kabenta yung product, 'di ba mas mataas yung sales rank, ganyan yung way of scoring nila. Pero dito sa Amazon, the more na mabenta yung product, the lower the sales rank is. So usually, ang mga product researcher, they look for products na merong sales rank na 5,000 or even lower than that. Yun yung way natin para malaman or para makakuha tayo ng sellable na product. Okay, so saan ba natin makikita yung Amazon bestsellers rank na yan? So pag sa product detail page ulit, 'di ba? Scroll down ka ulit. Under product information, makikita mo na yung bestsellers rank. Okay. Yung bestsellers rank, ito yung pinakaunang number ng main category. Kasi usually, kapag nag-open ka ng product information page or yung product detail page, meron yung iba-ibang category. Meron siyang main category and meron siyang mga subcategories. So, ang kukunin lang natin na sales rank is yung nasa main category. So, katulad na ito. Ito. Ayan. Yan yung kanyang sales rank. So, ibig sabihin, mabenta tong product na to. Kung medyo magulo yung explanation ko, guys, just comment down below. Okay? Just ask your question and I will answer it for you. Ngayon, ang ginagawa ko lang ay iniisa-isa ko pa lang yung mga basic na kailangan yung malaman for doing the product research. Kasi yung mga newbies and yung mga walang experience, kailangan malaman muna nila yung mga basic ng pagpa-product research. Okay, as a product researcher for an Amazon dropshipping, guys, may mga products tayo na hindi tayo allow ibenta. Meron tayong mga products na restricted, ganyan, may mga sellers kasi na pag-aari nila yung product na yon at pwede tayong mademanda, ganyan, pwede tayong makick out as a seller. So, meron kaming sheet na ginagamit to determine kung ano yung mga brand na hindi tayo allow na ibenta. Okay, so aside from Amazon.com, syempre dapat alam din natin kung saan natin kukunin yung mga products na ibebenta natin sa Amazon. So, ang mga online retail stores sa US, merong Walmart.com, merong Target, merong Costco, ayan, iba-iba siya. So, katulad nga lang sabi ko kanina kung paano nag-work ang dropshipping, ipopost muna natin yung product sa Amazon.com. And then, pag may bumili, tsaka tayo bibili sa ibang retail store. Like, kunyari, sa Walmart or sa Costco, ganun. Tapos, ilalagay natin yung shipping address si customer. At si Walmart na or kung sino mang retail store ang bibilan natin, sila na ang magsiship kay customer ng product na yon. Maraming mga tools ang pwede mong gamitin sa pagpa-product research para mas mapabilis yung pagpa-product research mo. I will create a detailed video for that, for different tools na ginagamit. Aside from Amazon.com, guys, you also use a Google Sheet to track our products. So, itong Google Sheet na to, maganda to for better tracking kasi nandun na yung formula para makuha natin yung profit and ROI. Kasi hindi naman tayo basta-basta add lang ng add ng product. We have to make sure na yung product na i-add natin is profitable. And usually, at least 10% ROI ang makukuha natin sa product na yun. Yun ay yung mga pinakamababa na nire-require ni client sa mga researchers kapag naghahanap ng product. At least 10% ROI. Okay, so magkano ba talaga ang kinikita ng mga product researcher? So, lagi ko itong sinasabi sa mga researchers ko na ang kita ng store, nakadepende yan palagi sa
products na may papasok ng mga researchers. And at the same time, kahit na gano'n pa kadami ang products na may pasok mo, kung hindi naman yan sellable, malulugi at malulugi lang din ang store. So, ayun, usually, may mga client na nagbabayad ng per hour, tapos meron silang quota na binibigay, like 20 leads per 20 leads per day or 50 leads per day, ganyan. Tapos, syempre, may mga criteria yon, like 5,000 rank below, 10% ROI, mga ganyan. So, depende sa client kung ano yung target niya for a month or target niya for the year. Okay. So, meron namang iba na nagbabayad ng $1 per good leads. Yun na yung pinakamataas, I think. Kasi sa iba, 50 cents, 65 cents, ganyan. So, ito, sobrang panalo si product researcher dito. Kasi, minsan, in a day, merong nakaka-50 good leads, ganyan, or more. So, malaking kita na to for the product researcher. May alam ako na kumikita ng siguro mga $700 to $1,000 per month for doing product research. Okay, so saan ba tayo pwede mag-apply as a product researcher? So, mamaya ilalagay ko sa description box kung saan kayo pwedeng mag-apply. Okay, sa onlinejobs.ph, Upwork, FreeUp, Facebook. May mga, maraming Facebook groups ngayon na nagpo-post ng job openings. Ilalagay ko din yung mga groups na yun sa description box para makasali kayo. And also, follow me on Facebook at JustMChris para ma-update kayo kung merong mga job openings sa store namin. Usually naman, continuous hiring kami. Pero yun guys, ano pa ba? Ayun, yun lang. Thank you for watching, guys. Sana may mga natutunan kayo. And if you have any questions, just comment down below. I will answer it for you. Also, watch out for more videos. I'll create more videos, guys, for on how to do manual research, on how to use tools na ginagamit ng mga product researchers. Ayun, thank you, guys. Please subscribe and hit that notification bell. Okay, bye-bye!